Sa nakaraang kabanata, nasaksihan natin ang epekto ng laban ng S-Class Zero na si Tatsumaki kontra sa kalbo nating bida na si Saitama. Isa sa mga masamang resulta ng kanilang duelo ay ang laki ng pinsalang na idulot nila sa Heroes Association pati na rin sa iba't ibang lugar na nadamay sa kanilang laban. Ang pangyayaring ito ay may malaking epekto ngayon sa bagong kabanata ng istorya. At ito ay ang One Punch Man Chapter 184. Nag-umpisa ang kabanata kay Tatsumaki na may kinakausap sa kanyang telepono. Nakatanggap siya ng tawag mula sa Heroes Association dahil inaalok siya ng mga itong gumawa ng commercial para makahikayat ang organisasyon ng mga bagong miyembro na gustong maging professional hero. Sinabi ni Tatsumaki na wala siyang oras para dito dahil hindi niya nakikita ang dahilan na gumawa ng patalastas upang makapagpasali ng mga mahihinang heroes. Habang minamaliit niya ang ideya, naalala ni Tatsumaki ang sinabi ni Saitama sa kanya noong natapos ang kanilang duelo. Sinabi ng ating bida na mahinang hero lamang siya noon at kahit mga wolf level monsters ay hindi niya kayang matalo. Ang mga salitang ito ay hindi nakalimutan ni Tatsumaki, bagay na nagpabago sa kanyang paniniwala at sa kanyang desisyon tungkol sa commercial na inaalok sa kanya ng Hero Association. Pumayag si Tatsumaki na gumawa ng commercial. Pumunta siya sa lokasyon kung saan siya kukuhaan ng eksena. Pero bago yon, sinaulo niya muna ang kanyang script sa paggabay ng celebrity hero na si Sweet Mask at nagpa-makeup din si Tatsumaki para sa proyekto habang inaayusan. Sinabi ng babae sa kanyang sarili na ayos lamang ang kanyang desisyon dahil magagawa niya ring maipakita sa mundo kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging hero. Matapos maganda, humarap na sa wakas si Tatsumaki sa kamera at sumigaw na rin ang direktor ng action. Nag-umpisa si Tatsumaki sa pagbigkas ng kanyang linya. Sinabi niya na hindi kaya ng kahit na sinong gawin ang trabaho ng mga heroes kung papetex-petex lang. Dahil ang mundo ay isang lugar kung saan gumagala palagi ang kamatayan. Habang binibitawan ni Tatsumaki ang kanyang dialogo, unti-unti niyang pinapakawalan ng sangkaterbang psychic powers sa kanyang mga daliri. Pinagpatuloy ng babae ang kanyang linya sa pagkasabi na hindi balakid sa kanyang kapangyarihan ng kanilang mga kalaban dahil kayang-kaya niyang durugan ang bungo ng mga ito bilang siya ang kumakatawan sa lahat ng S-Class Hero ng Hero Association. Sa pagtatapos ng kanyang dialogo, lumikas si Tatsumaki ng dambuhalang buhawi sa loob ng silid kung saan siya kinukuhaan ang eksena. Nagdulot ito upang maglipara ng mga kagamitan, pati na rin ng ilan sa mga staff, cameraman at writer na nasa loob. Maging ang direktor ng ginagawa nilang commercial ay lubhang natakot sa ipinakitang performance ni Tatsumaki, kaya sumigaw na siya ng cut at pinuri ang magaling na pagganap ng babaeng S-Class Hero. Matapos kuhaan ang kanyang eksena, ipinakita agad sa telebisyon ang ginawang commercial ni Tatsumaki. Subalit, imbis na nakakatakot na esper na may maladilubyong kapangyarihan ng makita ng mundo, nasaksihan nila ang isang nagniningning na Tatsumaki nagpapakyut sa kamera. Ibang-iba na rin ang linyang sinasabi nito kumpara sa original na script na sinaulo ni Tatsumaki. Nag-o-opasign pa nga at nagpapakindat-kindat pa si Tatsumaki dito kaya kahit mismong si Tatsumaki ay hindi matanda ang may ginawa siyang ganitong eksena. Naging dahilan para tawagan niya ang direktor ng commercial. Dito, nalaman ni Tatsumaki na inedit ng mga ito ang kanyang mga footage at gumamit din sila ng teknolohiya ng artificial intelligence para mas maging maganda ang commercial. Galit na galit si Tatsumaki sa nadiskubri. Pinagbantaan niya ang direktor at sinabing hindi niya papalagpasin ang pangyayaring ito. Agad na nagbaba ang direktor ng telepono dahil sa takot. Sasabog na sana sa galit si Tatsumaki pero sakto namang dumating ang kanyang kapatid na si Fubuki. Parang kilig na kilig ito dahil nakita niya ang napaka-cute na commercial ng kanyang ate. Hindi na lalo napigilan ni Tatsumaki ang emosyon kaya sumabog na siya ng tuluyan sa loob ng tinutuluyang bahay. Samantala, nakita na rin ni Sweet Mask ang patalastas na ginawa ni Tatsumaki. Sinabi ng isa sa kanyang mga staff na mabenta ang commercial sa mga tao, pagayabang na sinang-ayunan nito ni Sweet Mask at inulit na magiging matagumpay talaga ito dahil siya ang nag-produce ng commercial. Kumuha agad ng atensyon ng madla ang commercial ni Tatsumaki. Kabilang sa mga nakapanood nito ay ang isang bagong karakter sa istorya na nagngangalang Axel. Seryoso niyang pinapanood ang commercial ni Tatsumaki hanggang sinilapitan siya ng babaeng nagpakilala bilang Shizuka, isang scout mula sa Hero Association na umihikayat sa mga taong may potensyal na maging hero na sumali sa Hero Association. Ipinakita na si Axel pala ay isang vigilante na gumagamit ng rollerblades at palakol sa pagtalo ng mga halimaw. Dahil sa galing niyang ito, palagi siyang sinusubukang kumbinsihin ang Hero Association na sumali sa organisasyon. Sumama si Axel kay Shizuka
Nagkape silang dalawa at pinag-usapan ang alok ng Hero Association. Pinuri ni Axel ang magandang takbo ng negosyo ng Hero Association dahil sa bagong commercial at sa mga magagandang balita tungkol sa organisasyon. Nagpasalamat si Shizuka pero sinabi niya na hindi sila pwedeng magpakampante dahil marami pang naglalabas ang malalakas na halimaw araw-araw at nagagawa ng mga itong talunin ng kanilang mga heroes. Dahil dito, nagdesisyon silang baguhin ang kanilang pwersa. Inulit ni Axel ang salitang baguhin na ginamit ni Shizuka sa kanyang paliwanag. Pinunan niya na parang magagamit ang turing ng Hero Association sa mga heroes na pwedeng baguhin o palitan anumang oras. Tinanong ni Axel kung ang pagbabago bang ito ang dahilan kaya siya pinapasali ni Shizuka. Kinumpirma ito ng babae. Hinahangaan ng Hero Association ang galing ni Axel sa pakikipaglaban pati na rin ang kasikatan niya sa tao. Kaya tingin nila, bagay sa lalaki ang magtrabaho bilang hero. Bukod dito, maaari ding isama ni Axel ang grupong kanyang pinamumunuan na may pangalang The Hunters at lahat sila ay magtatrabaho bilang mga professional heroes. May napatunayan na ang 53 miyembro ng The Hunters sa pagtalo ng mga demon level monster. Dahilan, para hangaan sila ng maraming tao at makuha nila ang interest ng Hero Association. 48, pagtatama ni Axel sa sinabi ni Shizuka kanina. 48 na lamang ang miyembro ng The Hunters dahil namatay na ang 5 sa kanila matapos nilang kumalaban ng demon level monster. Sinagot ni Shizuka ang leader ng vigilante group sa pagkasabing walang magbabago sa alok ng Hero Association kahit namatay ang ilan sa kanila. Makakatanggap silang lahat ng iba't ibang suporta mula sa organisasyon katulad ng medical assistance, battle equipments at sweldo para sa kanilang mga serbisyo. Sinabi ni Axel na tinanggihan na niya ito noon, kaya bilang huling alas, sinabi ni Shizuka na sisiguruduhin nilang magiging S-class hero agad si Axel at hindi na ito dadaan pa sa pagiging C-class hero o B-class hero katulad ng iba. Sinagot siya ni Axel sa pagkasabing wala siyang pakailam sa kahit na anong kayang ibigay sa kanila ng Hero Association dahil ang halos lahat ng membro ng The Hunters ay namatay ng mga mahal sa buhay dahil sa pag-atake ng mga halimaw. Hindi na iligtas ng Hero Association ang mga ito kaya wala silang tiwala sa organisasyon. Sinabi ni Axel na ang gusto lamang gawin ng Hero Association ay protektahan ang ilang grupo ng mga mayayaman. Patunay dito ang pagtatayo nila ng Hero Headquarters na pumuprotekta lamang sa mga taong handang magbayad ng sangkaterbang pera. Naniniwala si Axel na hindi talaga paglilingkod sa tao ang kagustuhan ng Hero Association at ayaw niya pati ng kanyang grupo na masama sa korupsyon ng organisasyon. Nabigla si Shizuka sa sinabi ni Axel, wala siyang nagawa kundi magpasalamat at magpaalam. Sinabi niya nakakausapin niya na lang ulit si Axel sa ibang araw. Nadismaya ang lalaki sa kawalan ng pakialam ni Shizuka sa mga sinabi niyang katotohanan ukol sa Hero Association. Dahil dito, nagdesisyon si Axel na ibulgar sa babae ang isang mahalagang impormasyon. Sinabi niya na hindi na magtatagal ang Hero Association at pinayuhan ni Axel si Shizuka na maghanap na ng bagong trabaho sa lalong madaling panahon. Bukod kay Shizuka, pumunta rin ang kapwa niyang scout sa isang target ng Hero Association. Takot na takot ang lalaking scout habang sinasabi na matagal na niyang gusto makita ang taong nasa harapan. Dahil palagi siyang nanonood ng mga sumo competition at masugid siyang tagahanga nito. Ipinakita na ang taong kinakausap ng scout ay isang sumo wrestler na may pambihirang pangangatawan. Napakalaki ng lalaking ito kaya hindi nakakapagtaka na nagawa nitong manalo ng 700 sunod-sunod na beses at tirangin bilang sumo champion. Ang wrestler na ito ay si Raiden. Sinabi niya sa scout na nasa harapan ang kakulitan ng Hero Association sa pagkumbinsi sa kanyang maging hero kahit ilang beses niya nang tinanggihan ng mga ito. Agad na nakiusap ang scout, ipinahayag niya na ang lakas ni Raiden ay hindi kayang basta-basta matatapatan, katangi ang lubos nilang kinakailangan sa ngayon. Sumang-ayon ng sumo wrestler sa scout dahil maging siya ay alam ang paglabas ng mga napakalalakas na halimaw sa mundo. Kaya maging ang mga pulis o militar ay hindi na kayang panatiliin ang kapayapaan. Lalo na ngayong pakonti ng pakonti ang mga heroes ng Hero Association. Nagalak ang scout sa naririnig dahil naiintindihan siya ni Raiden. Binigyan din niya na malaking tulong ang pagsali ng sumo wrestler sa Hero Association dahil magpapataas ito ng pag-asin ng lahat. Nag-isip ng maigi si Raiden at dahil napakaganda ng paliwanag ng scout, nag-desisyon si Raiden sa pagkasabing ayaw niyang sumali sa Hero Association. Ayon sa wrestler, meron na siyang naunang commitment at nagdesisyon na siyang mas piliin ito kaysa sa alok ng Hero Association. Samantala, sa loob ng Hero Headquarters, nag-uusap ang mga executive sa matagumpay na commercial ni Tatsumaki.
Natutuwa sila dahil gamit ito at sa tulong ng peking balita ng pagtalo ni Tatsumaki sa mga demon level monsters na umatake sa Hero Headquarters, siguradong maibabalik nila ang tiwala ng mga mayayamang tao sa asosyasyon. Pinuri ng isa sa mga executive ang pinuno ng estratehiyang ito at siya ay si McCoy. Tinanggap ni McCoy ang pasasalamat ng kanyang mga kasama at sinabi na ginawa niya lamang ang bagay na iyon para sa organisasyon. Pinutol lang isa sa mga executive ang kasiyahan ng lahat matapos niyang ipaalala ang kapalpakan ni Metal Knight. Una sa mga ito ay ang madaling pagkawasak ng kanyang mga robot at sunod ay ang pagkasira ng maraming parte ng headquarters na ginawa sa pamumuno ni Metal Knight. Ang mga kabiguang ito ng S-Class Hero ang lumika ng pagdududa ng mga executive sa kakayahan ni Metal Knight. Habang pinag-uusapan ng mga opisyal ang inventor, hindi nila alam na nakikinig ito sa kanilang diskusyon na maaaring naging posible dahil mayroong nakatagong transponder sa loob ng silid ng kanilang ginagamit. Tinalakay din ng isa sa mga executives ang sakit sa ulong dinudulot ni Tatsumaki. Pinalampas nila ang kaguluhang ginawa ng babae nitong mga nakaraang araw pero kailangan pa rin nila itong bantayan dahil parang isang bomba si Tatsumaki na pwedeng sumabog anumang oras. Hiningi ng mga executives ang report ukol sa resulta ng commercial. Tinanong nila kung meron na ba silang sapat na taong maaaring pumalit sa mga nawalang heroes. Sinagot siya ng isang staff sa pamamagitan ng hologram. Inulat ng staff na malaki ang pagtaas ng approval rating ng Hero Association dahil kay Tatsumaki. Pero sa kasamaang palad, wala masyadong bagong aplikante ang gustong sumali sa Hero Association. Nagtaka mga executives sa nangyayari, kaya ipinaliwanag ng staff ang kasulukuyang kaganapan. At ito ay ang pagkakaroon ng isa pang organisasyon katulad ng Hero Association na nagre-recruit ng mga heroes. Ang bagong hero organization ito ang impormasyong alam ni Axel na ibinahagi niya kay Shizuka at ito rin ang naunang commitment na sinalihan ni Raiden. Ayon kay Axel, ang ilan sa mga malalaking sponsor ng Hero Association ay lumipat na sa bagong organisasyon at higit pa doon, pasikreto rin kinakausap ng mga ito ang ilan sa mga S-Class Heroes ng Hero Association upang palipatin ang mga ito sa kanilang organisasyon. Isa sa mga S-Class Hero na palihim nilang nire-recruit ay ang apprentice ng ating bida na si Genos. Kinakausap ni Dr. Cuseno si Genos kung anong plano nito sa alok ng bagong organisasyon. Lalo na ngayong may suspecha si Genos na may ginagawang hindi maganda ang Hero Association na kasalukuyan niyang kinabibilangan. Inisip ni Genos ng mabuti ang kanyang desisyon. Sa huling parte ng One Punch Man Chapter 184, ipinakita si Saitama na naibuga ng di sinasadya ang kanyang iniinom matapos makita si Tatsumaki na kumikindat sa commercial nito sa telebisyon. Ito po ang aking paliwanag sa Chapter 184 ng One Punch Man. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Ako po si JE, hanggang sa muli!